Can you imagine a world where trust is a currency more valuable than gold? Today, we delve into a story that shakes the very foundation of this imagined world. We bring to you a tale from the heart of the Philippines, where a former board member of the Philippine Charity Sweepstakes Office, or PCSO, Sandra Cam, dared to expose the rot within. In a public rally in Manila, Cam unveiled a web of corruption implicating some of the most powerful names in the country. Among those named were General Manager Mel Robles, First Lady Liza Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. This marked the second time Cam had chosen to speak out, her revelations made on SMNI News Channel, a testament to the importance of truth in governance. But what are these allegations that have sparked such public interest and scrutiny? Cam's revelations point towards a misuse of power, a manipulation of trust given by the people. She has accused the aforementioned individuals of engaging in corrupt practices within the PCSO, a public institution meant to serve the people. This is not just about individuals, but an entire system that allowed such practices to exist and continue. This corruption scandal has made us question the integrity of those in power and the transparency of our institutions. These revelations have now opened up a Pandora's box of questions. How deep does this corruption run? Who else is involved? And most importantly, what will be done to bring the guilty to justice? This is a story that has shaken the Philippines to its core. It's a reminder that truth, transparency, and integrity are the pillars of any functioning society. And when these pillars are compromised, it's the duty of every citizen to stand up and demand accountability. In the end, the fight against corruption is a collective one. It requires the courage of individuals like Sandra Cam, and the collective will of a people who refuse to be silenced. As we continue to follow this story, remember that the power to effect change lies in our hands. The fight against corruption starts with us, with truth, and with the courage to speak out. In a world where trust is more valuable than gold, let us strive to be rich in integrity, truth, and accountability. This is the true wealth of a nation. Po. Alam nyo na yata ang balita na at any moment, wala na po tayong prangkisa ngayon, okay? At at any moment, pipirmahan na ni Martin Romualdez ang warrant of arrest ng ating pinakamamahal na pastor, Kiboloy. We need to pray at hindi natin hahayaang manipulahin nila ang ating batas. Yes! Hindi sila korte. Ang nangyayari ngayon sa Congress, mas pinapabura nila ang pumapatay sa ating mga sundalo at kapulisan. Walang iba, kundi itong PNPA. Mas mahal nila yan kisa ating nagmamalasakit at nagmamahal na Pastor Kiboloy. At saka pala, forgive me for the other night na nakapagmura ako. Kasi hindi ko po kaya na itong Robles na to. Ayokong, ngayon hindi ako magmumura, pipilitin kong kagatin ang aking dila. Dahil prayer rally ito. Pero, nakita nyo naman po, sabi ni Senator Tulfo, which medyo na uuligligan ko dahil nung iniimbisigahan niya si Robles sa Senado, biglang nawala. Tumiklop pagkatapos ng executive session. Silang dalawa ni Senator Pimentel. So hindi ko alam kung anong nangyari. At ito naman, yesterday, sinasabi niya na mayroon siyang nakuha from the PCSO list ng mga winners na may isa doon na loan better na 10 times nanalo in 1 month. Uy! And another one is a loan better for 20 times winner in a month. Ngayon, Mr. Robles,
Dahil hindi naman nyo kaya, ako, hindi mo ako kayang bayaran, okay? Kaya hindi ako titiklop sa inyo. Kung ang Senado, to be specific, si Senator Rafi Tulfo ay napatiklop nyo, after the executive session, hindi ko na yun alam. Pero ang Sandra Cam, hindi kita titigilan hanggang hindi. STL operator noon bago pumasok ang Administrasyong Marcos ay pinagtatanggal mo. Kaliwa, kanan, harap at likuran, pinagkukunan mo ng minimum 30 million bawat isa sa promesa mo na ilalagay mo sila as the winning bidder ng STL bawat probinsya. Pero hindi nangyari yun. Pinasisigaw sa akin ng mga STL operators ngayon na nakikinig, ibalik mo ang perang kinuha mo sa kanila dahil walang nangyari. Sa Cebu Province, yung isang STL operator na supposedly nanalo and nagbigay sila sa iyo, allegedly 150 million. Pero nang may pumasok, alam na nila na nanalo na sila. After a day, bigla silang nawala at ang inilagay mo, STL operator, na ang namumuno ay isang kongresista. Pinasok mo na, kaya hindi mo mabigyan ng fair na laban ang mga STL operators dahil pinagbigyan mo ang mga LGUs. Okay lang na pinagbigyan mo yung mga congressman, gobernador, mayor na sila na mismo ang STL operator sa bawat lugar nila. So makikita mo na itong mga LGUs na to sa gupa din sa pera. Wala akong pakialam. Marami akong kaibigan dyan na alam ko na sila ang napagbigyan, mga LGUs ito. Pero pasensyahan tayo. Dahil itong laban ko ay para sa bayan, hindi para sa inyo. PCSO Bogus na Loto! PCSO Bogus na Loto! PCSO Bogus na Loto! PCSO Bogus na Loto! Ngayon, ang sabi ng mga STL operators, sasabayan ako nila. Pag hindi mo ibinigay Melquiades Robles, the most corrupt official of the Philippines, pag hindi mo daw ibalik ang pinagkukuha mong pera sa kanila, ina-promise na sila ang papanalunin mo, sasama sila sa akin. Nasisigaw na ikaw ay isang manloloko, magnanakaw na opisyal. Korap ng bayan, huwag mahintulutan! 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 Ang nangunguna ngayon sa loto na yan, ang kumpanyang Pacific Online. Siya yung may-ari ng machine na ginagamit ngayon ng PCSO. Nung kapanahunan namin, isa ako na humaharang dyan na hindi makapasok sa PCSO dahil alam namin na hindi tama ilagay yan sa ahensya ng Charity Sweepstakes. Ngayon, sila ang namamayagpag, kaagad silang nanalo sa bidding kuno-kuno, at ang nangunguna dyan ay walang iba kundi pamangkin ni Liza Araneta Marcos. Magdadamaw!
STL na lang ang medyo may credibility. Pero ang mga may-ari na yan ngayon, sabi ko nga kanina, congressman, gobernador, mayor, sila ang pinanalo nitong si Melquiades Robles at nakalimutan niya na yung pinagkukuhaan niya ng pera, kaliwa, kanan, harapan, likuran. Isauli mo, Robles. Isauli mo, makakarma ka niyan. PCSO Manloloko! PCSO Manloloko! PCSO Manloloko! PCSO Manloloko! Gusto ko lang ipaalam kay Liza Araneta Marcos, kung magagalit ka sa akin, so be it. Hindi ako natatakot sa inyo. Dahil ako bilang as a former director of the Philippine Charity Sweepstakes Office, alam ko ang nangyayari sa loob. Alam ko din kung sino yung Pacific Online na linagay nyo dyan. 4 years yan na lumaban ng bidding. Hindi hinaharang ng hinaharang namin yan. Ngayon, lalo ka, Robles, mahilig kang magpapatay. Akala nyo o akala mo, may takot ako sa'yo? Ni Katiting, wala akong takot sa'yo. Hindi kami takot! Hindi! Hindi ako miyembro ng Senado na kaya nyong ganyan-ganyan ng pera nyo. Yung pera nyo galing sa 20 pesos ng mga maliliit na kababayan natin na nag-aspire maging millionaryo, na hindi na mangyayari yon. Dahil kayo mismo ang humahalon ng pera ng mga mahihirap. PCSO Manlolo! Now, Melquiades Robles, kung si Maharlika pinupuntahan nyo at gusto nyong ipakatay, ako nandito sa Pilipinas at ito pakikinggan ng pulisya at ng Armed Forces of the Philippines. Pag may mangyari sa akin, kayo, ikaw, Melquiades at Liza Araneta Marcos ang mananagot at si Martin Romualdez. Adon sigaw ng bayan! Ang tao, ang bayan, hindi magagabi! 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 Kaya, eto, blatter ko na rin at the same time, dito sa Philippine National Police, sa Manila, na kung may mangyari sa akin, kayong tatlo lang ang pwedeng hanapan ng bayan at ng familia ko. Kaya, wag na wag ka, Robles. Marami pa akong bala sa'yo. Iisa-isahin ko yan. Challenge kita. I'm challenging you, Melquiades Robles. Kasama ng amo mo. Ipatawag niyo ako kahit saan. Pupunta ako. Basta tayo-tayo lang. Walang mga security. Tayo lang, haharap ako sa inyo.
at iisa-isahin ko sa mukha nyo ang pandurugas nyo sa sambayan ng Pilipino. Mel Robles, mandurugas! Mel Robles, mandurugas! Mel Robles, mandurugas! Mel Robles, mandurugas! Ang mga lotto operators na naghihikahos, tinanggalan nyo ng mga frankisa dahil dyan sa Pacific Online. Ilang pamilya ang ginutom mo, Robles, dahil sa katakawan mo sa pera. At ang iyang pera na yan, naggaling sa mga maliliit na tao, ibinibigay mo sa mga malalaking tiyan sa Malacanang. Magnanakaw! Kung naalala nyo noon sa Senado, umamin siya kay Senator Tulfo na totoo yung nilabas niya na picture o ng mukha ng winner ay hindi naman talaga winner. Kasi ang sagot niya, dinedepensahan lang daw niya o pinoproteksyonan niya ang mga winning ticket holders. Mr. Robles, nung kapanahonan namin, ako ilang beses ako nagbibigay ng cheque sa mga winning lotto tickets. Hindi naman namin tinatakpan ng mukha. Yun nga lang, hindi naman pwede namin ibigay ang pangalan. Totoo yun, protection. Pero kinukunan namin ng mismong PCSO ang mukha ng tunay na winner. At sinasamahan namin dun sa baba, sa land bank, para mag-open ng account. Na ang bibigay lang, ang kukunin lang nila, let's say, nanalo ng 40 milyones, bibigyan, ina-advise namin na mag-cash ka lang ng 2 million at yung lahat, ilagay mo sa banko, pagdating mo kung saan ka mang probinsya, doon mo na i-withdraw. Ikaw, naglabas ka sa media. Hindi naman tunay na winner. Dahil lang sabi mo, you're protecting the identity of the winner. That's bullshit. No. Malik na naman. Hindi ganyan, Robles. Ang totoo niyan, ang tunay na nanalo noong Disyembre ng dalawang ilang milyones yun, kayo-kayo. PCSO, bogus na loto. PCSO, bogus na loto. PCSO, bogus na loto. PCSO, bogus na loto. Now, I'm challenging you, Mr. Melquiades Robles, to face me in the Senate. Manglalaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo dahil ako, hindi ako magpapa-executive session. Kung ano ang batak ng binig ko, ilalabas ko sa Senado. Ngayon, hindi mo din ako kayang bayaran. At hindi mo rin ako kayang takutin. Ilagay mo sa tuktok mo, Robles, at ng amo mong si Liza Araneta Marcos, you have all the power right now. Pero pare-pareho lang tayo. Isang bala. Hindi kayo kumakain ng bala. Hindi rin ako kumakain ng bala. Pare-pareha tayo, bigas ang kinakain. Yes! Pero kung gusto mo talaga, kasi hindi ko naman ikaw kilala personal. Nakikita ko lang yung itsura mo. Yung itsura mo pa lang, itsura na ng goods. Yung itsura mo pa lang, hindi ka itsurang GM ng PCSO. Yung mukha mo pa lang na digilig-digilig-digilig dyan, ang dami mo ng pera, ipaayos mo muna parang maging gwapo ka. Mel Robles, magnanakaw! Mel Robles, magnanakaw! Magnanakaw! Mel Robles!
hindi kita titigilan. Ano ito? Kung sa ano, iisa-isahin ko lang, hindi ko ibubuljak ngayon. Iisa-isahin ko para hindi tumigil ng tililing mo makinig ng boses ni Sandra Cam. Ipagtanong mo ako dyan sa PCSO kung paano ko inilaban ang mga empleyado. Tanungin mo lahat, pati yung rank and file. I earned the ire of our GM dahil sa to the max ang aking pagdepensa sa mga empleyado na pinagtatanggalan ng kung ano-ano. Ngayon, Mr. Robles, uulitin ko ulit na manawagan sa buong Pilipinas na please, yung 20 pesos nyo na itataya, ibilin nyo na lang ng bigas, ipakain nyo na lang sa pamilya nyo. Huwag na huwag nyong tataya habang si Robles ang general manager ng PCSO at ang administrasyong ito. Wala nang tataya! 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 Ngayon, before I came here, I received a text from PCSO employees. Ang sabi daw ni Robles, siraulo yung Sandra Cam na yan. Bakit pinatitigil na magtaya ng loto na mawawalan ng ayuda ang PCSO sa mga may hirap? Gulgul mo! Ang binibigay nyo is only 1,500. Saan mapupunta yung 1,500? Kinakapital mo, Robles, Melquiades, corrupt official, ang mga may hirap na huwag sumunod sa akin dahil ang charity funds ng PCSO will be depleted. Ikaw ang dapat gulgulin dahil ang pera na para sa charity funds, binubulsa nyo pare-pareho kayong mag-aamo. Kapal ng mukha! 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 Ito pa, nalaman ko rin kanina na ang chairman, which is Chairman Kuwa, and the other board of directors there, which I really don't know, ay hindi na pala nakakabigay ng sarili nilang, na kami noon, pumipirma kami ng sarili naming guarantee letter. Kaya mabilis ang proseso ng mga guarantee letters namin noon. Ngayon, wala na dahil gincentralize mo, Robles, lahat ng issuance ng guarantee letter, you don't allow even the chairman and the other board of directors to sign. Dadaan at dadaan sa'yo. Centralize ang corruption mo. Na hindi dapat. Kaya, Mr. Robles, katiting pa lang itong isinasalubong sa wallet ko ngayon. Paisa-isa kita. Hanggat hindi tayo magkita personal. Gusto kong magkita tayo dahil gusto ko sa mukha mo. Sa mukha mo, ilalabas ko lahat ang dokumentong hawak ko. Again, I'm not a senator. I'm not a congressman na kaya mo bayaran. Uulitin ko, kahit mag-deal ako ng asin dahil galing din ako sa hirap, never nyo ako mabibili. Yes! So uulitin ko ulit, bago na naman ako, may i-share ako sa inyo ngayon na napakasakit. Diba? Sabi ko sa inyo, galing ako sa aking probinsya sa Masbate. Hindi ko alam na ang aming probinsya ay puno na rin ng droga. At 10-year-old, ha? 10-year-old na bata, nagdi-deliver ng shabu. Ang nanay ngayon nakakulong. Okay? Sa city, Masbate City, sa pier, a 14-year-old, may dala-dala din shabu sa pier. Delivery papunta sa isang sasakyan doon sa dagat.
ang ibig sabihin, ang droga ay talagang grabe na. May nakapagsabi nga sa akin na yung isang taxi driver, kahapon, may naisakay. Nagpaikot-ikot gan sa Pandakan. Pagbalik, at sabi sa driver, bye, antay ka lang. Pagbalik, nagpahatid na naman kung saan man siyang impyerno ihahatid. Alam mo kung anong binayad sa taxi driver? One sachet of shabu. Dahil hindi daw, wala daw siyang cash, kaya shabu na lang ang ibinigay niya sa driver. Which ang driver nanginginig, hindi tinanggap yung shabu na yan. Ngayon, President Bongbong Marcos. Pangulo, President Bongbong Marcos, saan na yung sasabihin mo kamay na bakal para sa droga? Naglilipana na ang droga dito sa Pilipinas. Ito lang ikot natin, dito lang sa paligid na to, marami dyan na mga bangag. Lalo sa gabi, marami ditong bangag. Bakit hindi mo yan ipadakip? Umag-aantay ka na ikaw ang dakpin. Panahonan ni Pangulong Duterte, lahat takot. Takot lahat pagdating sa droga na yan. Ngayon, wala nang pakialam ang tao. Napakamura ng droga ngayon. Dahil ang namumuno ay walang pakialam sa mga sa taong bayan kung saan pupunta. Ang droga ay nakakasira ng ulo ng kabataan. Gusto nyo ba, mahal naming Pangulo, na ang next generation, pagbaba mo, ay magiging tulala at mga kling-kling-kling dahil sa droga? Mga durugista, itakwil! Mga durugista, itakwil! Mga durugista, itakwil! Mga durugista, itakwil! Ngayon, Mr. President, para sa kapakanan ng sambayanan, sa amin, na hindi kami mag-isip na kung ano yung mga chichichuwawa dyan ay totoo, why don't you take the challenge of President Duterte to have a drug test? Drug testing! Drug testing! Drug testing! Drug testing! Drug testing! Drug testing! Para kami naman na mga anak mo, dahil ikaw ang Pangulo, kami ang mga anak mo. Makatulog naman lang kami ng mahimbing. Kung sino talaga ang nagsisinungaling? Si President Duterte ba? O ikaw ang nagsisinungaling? Magpa-drug test na yan! Yan lang po ang pakiusap ng bayan sa iyo, President Bongbong Marcos. Magsabay kayo ni President Duterte magpakuha ng drug test, hindi lang sa dugo, kundi pati sa buhok. Yes! Para
kung totoong hindi ka talaga drug addict o dili ka na bangag, ay at least kampante kami na mamamayan at pwede mo kaming balikan. Ako kaya, ako I will accept. Kung ma-prove na hindi ka talaga bangag, hindi ka drug addict, ipakulong mo ako. Filean mo ako ng libel. Walang problema. Malayo yan sa tiyan. Okay? Malayo yan sa tiyan. Pero ang gusto namin, magkaroon ng kapayapaan ang ating bayan na malaman namin na ang namumuno sa aming pinakamamahal na Pilipinas ay hindi bangag. Bangag, bangag, bangag! Buksa! You can't file a libel charge against me, Mr. President, because what I'm saying is I'm just echoing what President Duterte had said in Davao prayer rally. Sinasabi ko lang ngayon dahil marami kaming nalulungkot na hindi namin malaman kung totoo ba o hindi ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Yun lang po, Mr. President. Okay? Huwag po kayong magagalit sa akin. Ako lang po. Ay, hindi naman ako nagsasalita ng walang dokumento. Hindi rin ako nagsasalita na walang ebidensya. Kaya, at any moment, pwede mo rin akong ipatawag. At sasabihin ko in front of your face kung ano yung nararamdaman ko. Bilang ina. Ma'am Sandra, may tanong po ang taong bayan. Kailan po daw ilalabas? Ilabas na yan! 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 Siyempre, wala naman akong alam yan. Hindi ko alam kung saan yung video na yan ngayon. Okay? Lahat naman ng intelligence nasa ating Pangulo. Dapat ngayon pa lang, sinisiksik nyo kung sinong may hawak talaga ng video na yan. Dahil ilalabas yan. Ang pagkakalam ko, ilalabas yan sa tamang panahon. Ilabas na yan! 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 Andito na ang kaibigan ko, si Atty. Glenn Chong. Kaya, siya ang susunod yata sa akin. So, again, I'm challenging GM Melquiades Robles to face me in the Senate or anywhere. Dahil hindi ako senador na pwede niyong danggilin ng pera niyo. Yung pera niyo na idadanggil sa akin, ipapakain ko yan sa bunganga mo. Okay, mga kababayan, nandito na po ang next speaker natin. Ayoko nang magtagal dahil darating ang ating pinakamamahal na Pangulong Duterte.